Ba't na ba? Islam. Kasing tabako, kuya. Kasing tabako. Good morning! So, ngayon is 5:30 a.m. dito po sa Boracay. And today is mamamalengke tayo and magbibigay na din ako ng tipid tips pag pumunta kayo dito sa Boracay. So, nandito ako ngayon sa McDo Boracay and inaantay ko lang yung order ko for my breakfast. And pupunta tayo sa Bukid Talipapa, Malengke. So, ito po yung aking breakfast, chicken with rice and burger McDo and soft drinks. Umagang-umaga pa. Huwag niyo kong gayahin. Kain! And so tapos na akong kumain and pupunta na tayo sa palengke. Tara! Ayan, so nagbabantay ako ngayon ng motor dito sa D-Mall. Pupunta dun sa Talipapa. Kano yung ano kuya? Yung talaga? 70? Sige nga, magkano karami?
ba? Asing tabako, kuya. Asing tabako. Tabako pa. One kilo, 70 pesos. Magkano to, te? 10? Tapos... Bago to? Salamat. Magkano lahat? A few inches later. Ayan, so nakauwi na po ako and ngayon ipapakita ko na sa inyo kung ano yung napamili ko doon sa Boracay Palengke or Bukid Talipapa. Kung i-video to kasi nangangamoy na po yung kwarto ko. So, meron tayo dito dalunggong. Ayan. It's 160 per kilo but nabili ko lang siya for 80 pesos dahil 1/2 kilo lang yung pinili ko. And meron tayo ditong oyster or talaba. Talaba kung tawagin. It's 70 pesos per kilo. So bumili ako ng 1 kilo and may nagastos na tayong 150 pesos. Ngaling ko, no? And meron tayo dito eto. Tawag dito. Pero ito yung palaging nilalagay sa mga gulay-gulay na ano na pagkain. Kasi may seafoods tayo and ayoko nang mag pork or chicken kasi nga nag-chicken na tayo kanina sa McDo. So, vegetable naman tayo. So, ito yung nabili ko. It's ulit-ulit. Di ko maalam kung ano ito. Basta leaves. And meron tayo dito ito, mixed veggies. 10 pesos and 10 pesos din to ito. Ewan ko kung anong tawag dito. Kahit ilonggo, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, ito, mixed veggies, 10 pesos. 10 pesos din yung dahon. Yung mga inclusions nitong mixed vegetable is kalabasa, sitaw, palaya, talong, etc. etc. So, ayan na, mixed veggies siya. And this is 10 pesos. So, meron na tayong 150 plus 20 pesos. So, nakagastos na tayo ng 170 pesos. And bumili lang ako ng sili. Kasi gagawa ko ng pinakurat mamaya. And ito, yung gagawin ko naman dito is lalagyan ko siya ng coconut milk. Bibili ako dyan mamaya sa labasan kasi meron namang nagtitinda ng mga ano, vegetables dyan. So, ayan na, yun lang yung pinamili ko. So, compute natin siya. We have 80 pesos for the galunggong, 70 pesos for the oyster or talaba, and 10 pesos for the leaves, and 10 pesos for the mixed vegetables. So, meron tayong 170 pesos plus 10 pesos na sili. So, yung nagastos ko dun sa Bukid Talipapa is only 180 pesos. So, yung tip ko dito sa video na to is kung may kakilala lang naman kayo na dito nasa Boracay nakatira or hindi naman na totally resident or yung nandito lang yung nagtatrabaho nandito sa Boracay, makisuyo lang kayo.
for example, magbabakasyon kayo dito and wala kayong ganung kalaking budget papunta dito, so pwede lang kayong makisuyo sa kakilala nyo kung pwede ba kayong makiluto dun sa kanilang apartment or sa kanilang boarding house. Katulad ng ginawa ng pamangkin ko nung pumunta sila dito ng mga friends niya and yung old classmates niya sa Manila. Dahil, yun nga, student pa sila, so nagbabudget sila. And nakisuyo lang sila sa akin kung pwede bang dito sila magluto sa boarding house. So, nakatipid talaga sila. And so, kung gusto nyo siyang dito and gusto nyo makatipid and may kakilala kayo dito, makisuyo na lang kayo. Pag bumili kayo doon sa Tigtalipapa, hindi naman lahat mahal eh. Mga mura lang naman pala yung mga bilihin doon. First time ko nga nakapunta doon. And yun nga, nakita ko na hindi naman pala mahal yung bilihin dito sa Boracay. So, ayun lang. That's my tipid tip number one. So, tayo lang po kayo sa ibang tips na i-upload ko dito sa aking channel. And that is the end of this video. Thank you so much for watching, guys. See you on my next video. Bye! Don't forget to subscribe!